Paano nga ba naitayo ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas noon? Sa videong ito, itatampok natin ang San Juanico Bridge na nagdudugtong sa isla ng Samar at isla ng Leyte. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang San Juanico Bridge ang naitalang pinakamahabang tulay mula taong 1973. Subalit noong 2021, pumangalawa na lamang ito sa Cebu-Cordova Bridge o CCLEX na may habang 8.9 kilometers. Ang San Juanico Bridge ay isa sa malalaking proyekto sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagsimula itong itayo noong 1969. Ito ang taon kung saan muling tumakbo at muling nanalo sa presidential election si Marcos Sr. Ferdinand E. Marcos ng Batak, Dalawigan ng Ilocos Norte. Sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr., umutang ang Pilipinas sa bansang Japan upang tustusan ang infrastructure projects ng rehimeng Marcos. Kasama na dito ang pagpapatayo ng San Juanico Bridge at Cultural Center of the Philippines. Sa halagang $22 million o katumbas ng 154 million pesos sa panahong iyon, sinimulang ipatayo ang San Juanico Bridge. Ang pundo ay nagmula sa Japan International Cooperation Agency o JICA sa pamamagitan ng Official Development Assistance Loan. Sa pangangasiwa ng Ministry of Public Highways o ang DPWH ngayon, ang kontrata sa pagpapatayo ng San Juanico Bridge ay ipinagkaloob sa Philippine National Construction Corporation. Ang mga arkitekto ng San Juanico Bridge ay sina Juan F. Nakpil at Junichi Fuday, habang ang inhenyero ay sina Armando A. de la Cruz at Ismael V. Cantos. Ang tulay ay bumabaybay sa San Juan Strait mula Kabalawan, Tacloban City sa Leyte hanggang sa bayan ng Santa Rita sa Samar. Sa panahon ng konstruksyon, nagkaroon ng ilang mga suliranin tulad ng mataas na alon at mababang temperatura ng tubig sa lugar na iyon. Ayon sa mga urban legend o mga kwentong bayan, hinahaluan ng dugo ng mga bata ang mga pundasyon ng tulay upang ito ay tumibay. Pagkalipas ng 4 na taon, natapos ang pagpapatayo ng San Juanico Bridge. Ito ay pinakamahabang tulay sa Pilipinas noong 1973. Ang tulay ay may habang 2.16 kilometers na nagdudugtong sa isla ng Samar at isla ng Leyte. Binansagan ang tulay bilang Love Bridge o tanda ng pagmamahal ni dating Pangulong Marcos sa kanyang asawang si dating First Lady Imelda Marcos na tubong Leyte. Ginanap ang inauguration ng tulay noong July 2, 1973 na siya ring birthday ni dating First Lady Imelda Marcos. Kasama ni Imelda Marcos sa inauguration si Julio Cardinal Rosales at Mrs. Christina Ford. Mula noon, naging isa sa mga tourist attraction ang tulay ng San Juanico. Hindi maitatanggi na malaki ang naging ambag ng San Juanico Bridge upang lumago at lumakas ang economic activities ng Samar at Leyte. Noong 2018, sa pamamagitan ni Governor Sharian Tan ng Samar, sinimulan ang San Juanico Bridge Lighting Project. Ito ay pinunduhan ng 80 million pesos upang lagyan ng mga LED lights. Layunin ng proyekto na lalong lumakas ang tourism activities sa Samar at Leyte. Noong October 20, 2022, sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., formal na sinimulan ang pagpapailaw sa tulay. Kung meron kayong mga komento o suwestyon tungkol sa itinampok nating kwento, isulat nyo lamang sa ibaba ng ating video.